i-share ko sa inyo ang aking mga instant pampasexy. Hi everyone! Welcome back again dito sa ating channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga pampasexy dito sa aking harapan na instant lit bilbel na aking ginagamit. Yung iba dito, ito talaga yung ginagamit ko everyday. Tuwing ako i-aalis para matabo yung bilbel. Alam nyo ba na ako 70 kilos na? Sobrang taba ako na, hindi lang halata sa video kasi nga ano, lagi ako naka-black, tapos malit lang yung mukha ko. Pero ako 70 kilos, tapos yung bilbel ko talagang alaki. Talagang laki-laki. Tapos tingnan nyo naman yung braso ko. Ang macho ni Daisy. Kaya sabi ko, wow, Daisy, ano, konting diet-diet, besh. So, yun nga, dati 60 kilos lang ako, mga besh. Tumaba ako ng 70 kilos kasi nga, pag ako'y medyo stress, pagod, kain ako na kain hanggang sa hindi ko namamalayan, lamon na pala ang ginagawa ni Daisy. So, ayan, eto, papakita ko sa inyo, share ko sa inyo ang mga ginagamit ko para matago ng konti yung ating bilbel, no? Hindi man matanggal ng talagang lubusan, yung matago man lang para pag nagsuot tayo ng damit, hindi layer-layer yung ating katawan, di ba? At least tayo papano yung magpagka-smooth ng konti yung ating katawan. So ito, i-share ko sa inyo. Unahin ko na itong aking latex type na tcharan! Ito, alam ko na ano kayo dito, very familiar. Kasi ito, lagi itong nagdadaan sa IG, sa newsfeed nyo, sa FB, kung saan-saan pa, Lazada, Shopee, ang dami nyo makikita mga pampasexy na ganito. So ito yung binili ko, medyo may kamahalan nga lang ng onte yung mga ganito. Siguro, impresyon nito, yung mga latex na ganito, nagre-range to ng mga ano, yung original ha, nagre-range ng mga 1,000 pataas. Ito sa akin is 1,500, ibang bili ko dito, ito. Kulay black to, kung napansin nyo, medyo nag-fade na yung black niya kasi ito yung pang everyday ko na ginagamit dito sa bahay. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang mga 9 bone dyan. Ito yung mga bone na tinatawag. Oops, sorry. Ayan, itong mga bone na tinatawag, ayan. So, ito, ayan, 9 bone. Tapos, meron siyang tatlong hook. Ito yung hook. Ayan. Tapos, ang size ng tong sa akin, na isa na to ay XL. Ayan. XL siya dahil nga ako ay mataba at hindi pa ako natigilan dyan or hindi ako na nakontento sa XL lang. Iniisip ko agad at bansa ko mag-isip na baka pumayat ako kasi sabi nila 7 days lang daw isa sexy ka na. Pero alam niyo ba, ang ganda ng suot nito kasi pag sinuot nyo yung ganitong bilis mo kasi magsalita Daisy. So, pag sinuot mo yung mga ganitong latex, instant sexy ka talaga. Talaga magkaka-curve yung katawan mo. Yun nga lang, yung mga taba-taba mo mga besh. Talagang pupunta siya rito sa may gilid. Aapaw siyang ganoon. Hindi naman kaya yung daddy mo parang umaapaw na ganoon kasi nga, nape-press yung parte ng tummy mo. Pero ang ganda ng dating niya kapag nakadamid ka kasi naka-slim siyang ganoon. Yun nga lang, hindi ako nagre-recommend na isuot mo to ng everyday use kung ikaw ay magtatrabaho kasi sobrang hirap huminga dahil nga ito ay makapal. Latex to. Ang maganda nito kapag ka maglilinis ka lang ng bahay, ayan, kasi pagpapawisan ka talaga, madaling-madali kang pagpapawisan, tapos ang sarap ng pakaramdam mo, na pakaramdam mo, sexy mo agad kapag ka pinagpawisan ka na. So, ito yung aking black na latex, ayan, na 9 bone latex to, ayan. Siyempre, kung meron akong black, meron akong kulay nude, ayan. Ito, ang size naman nito is large. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, advance ako mag-isip. Feeling ko, papayat agad ako kaya nag-order din ako ng large. Ito, hindi ko to nagagamit pa. Sinukat ko lang siya ng isang beses, pero hindi ko pa talaga siya nagagamit pa. Meron din siya, parang ganito rin, masakit sa katawan. Sa una, masakit sa katawan. Sobrang hirap huminga. Kasi nga, ang kapal niya. Yun yung ayoko sa kanya, makapal siya. Tapos, hindi ko naman siya nagagamit talaga ng yung aalis ako ng bahay. Kasi, hindi ka komportable. Hindi ka magiging komportable pag umalis ka ng bahay. Kapag itong mga latex na to yung ginamit mo. Pang bahay lang talaga siya. Pang papawis. Ganun. Ayan. So, ito yung nude and yung black. Tapos, ito. Ito yung aking best type na girdle din. Ganito naman yung itsura niya. Ito, kalimitan meron siya mga tatlong hook. Ito, yung mga hook na yan para kapag ka medyo feeling mo, pumapayad ka na, i-adjust mo lang siya, nag-i-adjust. Ito sana, maganda rin siyang gamitin sa undergarments mo kapag ka ikaw ay aalis. Ayan, ito ginagamit ko rin to, pero
Once ko rin to na lang nagamit. Ang nagamit ko rito yung kulay black. Hindi ko na alam kung saan ko nailagay. Pag bumibili ako ng ganito, meron nude color, meron din black. Kasi iniisip ko, paano pag naka-white ako, hindi pwedeng black yung suot ko kasi kitang-kita. So, nude yung sinusuot ko pag ganun. Ito maganda rito, hindi siya natutupi kasi meron din siya mga bone. Kita nyo to? Ayan. To, yung mga bone na yan. Ayan. Kaya hindi siya naro-rolyo papaganoon. Ayan. Pero, medyo hassle ko rin to isuot kasi nga, tawag doon, guwanong bone, medyo nahihirapan ako, hindi ako komportable. Ang size ko nito, ano bang size nito? Large din yung size ko. Ngayon, hindi natuka siya sa akin kasi nga, tumaba ako. Tapos, etong dalawang to, ayan, sabi ko sa inyo, kung meron akong black, meron akong nude. Bagong laba pa, may downy. So, eto yung black ko na gamit ko. Talagang everyday, tuwing ako ialis ng bahay, super gamit na gamit ko siya. Eto yung pinaka-love ko sa lahat ng mga girdle na ipapakita ko sa inyo. Girdle na pampatanggal ng bilbil, eto, ganito. Alam nyo bakit ko ito nagustuhan? Kasi eto ay sobrang soft niya, ayan. Kahit ikaw ay naka-undergarments, mapupunta ka sa mga meetings mo, mayroon ka mga pupunta mga kung ano-ano pa mga events, eto sinusuot ko talaga to kasi nga napaka-komportable siyang isuot. Tapos para sa akin, hindi to nagro-roll. Eto, iniipit ko siya sa panty ko, ginagano ko siya. Pero kahit di ko siya ipit sa panty ko, hindi talaga siya nagro-roll. Ayan, kung napapansin nyo, medyo luma na siya. Ayan o, nagra-run na siya. Nag-run na siya. Kasi nung tumingin ako neto sa SM kahapon, wala na silang ganitong nalulungkot nga ako eh. Wala na silang ganitong ang tawag dito, style. Ang style nila doon, iba na. Iba na yung pagka-tela niya. So, ito yung size ko dito is large din. Pero ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Ang presyo nito, ganun din. Yung mga ganito mga pampapayat, mga instant sexy, naglalaro yung presyo nito mga 1K eh. 1K pataas, ganun lang naman. So, and then, ito yung partner niya, yung kulay nude ko. Kaya lang medyo iba naman ang style nito. Ayan o. Medyo makinis to. Ayan, nag-iba ako ng style dito at large din ang aking size dito na bura na. Nagagamit ko na rin to, pero hindi kagaya nito na super gamit na gamit ko to. Ito kasi, ang inayaw ko naman dito, sa sobrang kinis niya rito sa may chin na to at dito, banda, natutupi siya, naro-rolyo siya. Nahihirapan ako kasi nagro-roll siya pataas. Hindi ko alam kung paano ko gagawin para hindi siya mag-rolyo. Tapos sobrang haba ng excess niya rito sa akin, sa baba. Talagang umaabot siya hanggang sa pwit kinakain niya. So, ayoko naman kasi yung pwit ko, baka mag-flattens na siya. Siguro nagamit ko lang to mga mga 5 beses lang. Ayan. Ito yung talagang pinagtsagaan ko kahit na sobrang luma. Kita nyo, oh, kupas na, oh. Talagang pinaka-paborito ko to. So, ito yung ating nude color na maganda rin naman siya, oh. See, di ba nakaka-sexy rin to. And ito yung recent ko lang na binili sa online, sa FB, sa U-Cart. Ito, oh, kararating-rating niya nga lang, oh. U-Cart nga ba? iCart you! Ano U-Cart? iCart you! Sinukat ko yung yung nude color nila. Ito, maganda sana to. Kasi tingnan nyo, oh. Ito, diretsuhan siya hanggang sa pem-pem natin. Oh, diretsyo, di ba? So, ito, kung adjustment ng iba ko ay nandito sa may harapan, ang adjustment nito, yung pinaka-hook niya, nasa pem-pem. So, bahala ka kung paano mo i-adjust sa pem-pem mo. Kung gusto mo masikip, ayan. Tenesting ko to, maganda siya. Gusto ko sana yung tela niya kasi nga malambot. Gusto ko yung mga ganitong tela, yung malalambot. Pwede mo isuot kahit sa kamagpunta, di ba? Undergarments, o, di ba? Ang sarap-sarap niya isuot. Ang problema dito, nung sinuot ko siya, hindi ako medyo komportable kasi parang feeling ko medyo maluwag sa akin. Siyempre, kakapit siya sa katawan mo kasi nga, tawag doon, pampasexy siya. Pero ang gusto ko, yung kagaya na itong black ko na talagang pinipit niya sa katawan ko. Talagang pinipipi niya yung aking bilbil. Pero okay na rin siya. Ayan. At napakabait ng seller nito. I cart you. Thank you do sa nakachat ko. Ayan. Thank you. Kasi dapat ibabalik ko to. Kaya lang nung naisip ko na, pag binalik ko to, syempre ako mag-shoulder ng shipping fee nito papunta doon and then pabalik kasi syempre hindi na nila shoulder yon. Naisip ko na kaysa magbayad ako ng shipping fee sa kanila papunta at pabalik, di ba magpapag-giveaway ako sa February 20 sa birthday ko. Naisip ko na isama ko na lang to. Ito pala yung black niya. Nawala ko na yung plastic nito, besh, sa sobrang excited ko na pagsusukat ko. Ito yung black, hindi ko na tinanggal sa plastic pero pakita ko rin sa inyo para makita nyo rin. Pero hindi ko pa ito sinusukat ha. Ito black yung lang yung sinukat ko. Kaya naisipan ko, siguro itong black na lang yung aking isama sa aking birthday pag-giveaways. Ayan. Maganda rin o. Oh.
Okay, ayan. Ang ganda, oh, besh. Ito, nagustuhan ko sana to kasi lahat eh, darechuhan siya. Tapos, tinesting ko siya na suotan ng pantalon. So, halimbawa, iihi ako. Ayan, paano ko ba tatanggalin to? Madali lang itong tanggalin kapag iihi ka. Tanggalin mo lang. O kaya, tinesting ko rin siya na huwag nang ihook. Ilagay na lang sa ganito. Okay lang, hindi masya bumabakat sa pantalon. Huwag lang sa leggings. Talagang babakat siya. Especially dito sa may likod na part. Kung dito mo siya itutupi, pag ganun, babakat talaga siya. So, ganito yung itsura ng black niya. Ayan, ang size nito is XL kasi nag-base sila sa timbang ko na 70 kilos. Pero dapat pala, large lang ako para sa akin. Kasi nga, medyo maluwag sa akin ng onti. Hindi ako komportable. Mas gusto ko yung na mas napaplat pa yung aking chan. Yeah. Ang ganda ng tela niya mga besh. Oh. Ang lambot niya. Parang kagaya lang nung sa akin. Mas nagugusto ko yung mga ganitong tela kumpara dun sa mga latex. Kasi latex nga, hindi mo masosot talaga yun kapag lalabas ka ng bahay nyo. Unlike sa mga ganito undergarments, masosot mo siya. Tapos ito, medyo na inayaw ko lang din dito. Kapag maglalakad ka, hindi ko siya naisuot ha, sinukat ko lang siya na maglakad-lakad dito sa bahay, tapos sinuotan ko siya ng pantalon, medyo mababothered ka dito niya sa part na to kasi tumatama sa ano mo, sa singit mo. So ang ginawa ko, para tinesting ko na lagyan ko siya ng panyo, ayan, para malambot ng konti yung panyo kasi ito kasi yung edges niya, ano siya, parang matala, so baka masugatan pa yung ano natin, yung singit. O, alam niyo naman yung singit natin, manipis lang ang balat noon, di ba? So mahirap na kapag na gasgasan yung singit natin. So yun lang, okay naman siya. Overall okay to. Okay to sa akin. Ayan. Thank you sa atin na nakaano ko ha, naka-chat ko. Hindi ko kilala kung sino ka, basta thank you kasi napaka approachable mo at ano talaga, magaling siyang ano tawag doon. Magaling siyang tumanggap ng mga tanong-tanong, magaling siyang sumagot sa mga sagot-sagot, tanong-tanong, sagot-sagot. Patong dalawang to, sa SM ko to nabili. Pares na yan, puro na lang yan sa online at hindi po ako nabili ng payment first kasi nadala na ako dyan. COD talaga, naghahanap ako ng COD. Kapag kasi nabi nilang payment first, hindi na po ako nabili. COD ang gusto ko para at least abutan kami, ganun. So, ayan again, mga beshi, i-share ko sa inyo ang aking mga instant pampasexy. Pantanggal ng bilbil ngayon, 2020. Yan lang guys, ngayon, maraming salamat. Bye-bye!